What's up mga kabahay ni Kuya? Hey, what's up mga kabahay ni Kuya? 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 It's a boring day to me. Walang magawa. Well, ano ba gagawin natin? Ganito na lang. Simple lang, gagawin natin. Magsa-shoutout na lang tayo. Ayan. Guys, kung i-shoutout ang aking libong-libong subscriber all over the globe. Woo! At kung titignan ninyo yung aking pong channel, may nakalagay na doon na 112,000 subscribers. Wow! Salamat po sa 112,000 subscribers all over the globe. Ayan. Salamat. Salamat, salamat, salamat sa inyo. I love you all. Papatingin ko lang siguro, ano, mag-shoutout na lang muna tayo sa ating mga likers and of course, sa ating mga haters. Kasi kung may liker, may hater. Tama? So, yan. Shoutout natin kasi may mga comment dun sa aking videos na nagpapa-shoutout. Mga kaibigan natin to, mga supporter natin, ayan, mahal natin to. Shoutout po, unahin natin, shoutout kay Bishop June Velasquez, ayan. Bishop June Velasquez of Rio Chico, Jaltino, Nueva Ecija. Ganun din kay Bishop Noel Delpin. Shoutout din sa aking kumpare at magaling na Pastor Mer Abisamis, ayan. Shout out po kay Kuya Ferdy Bulawit. Ganun din sa kay Simon and Sandra. Ay, Sam. Ayan, madukdok. Sandra, no? Shout out din kay Tess Tumbokon ng Moriones, Hundo, Manila. Ganun din kay Rudy. Ay, sorry. Shout out po kay Ronnie Fernandez, ang aking kumpare. Shoutout sa ating kaibigan, sa ating follower, subscriber from Tarlac City, si Cecil Lamanero. Ganun din sa mag-asawang Fidel and Sharon Miralles. Ayan, mga kaibigan ko yan. At sa kanilang anak ni si Aurelien Miralles. Shoutout din mo sa aking isa sa mga supporters, si Melody Arellano. At kay Cherry Ann Ganao. Shout out din sa aking kaibigan, sa aking follower na taga Hong Kong, si Maymay Rivera. Shout out po sa lahat ng mga hindi ko na mention. Mga kaibigan ko, mag-iingat kayo lagi at tuloy niyo panonoodin ang aking mga videos. Don't worry. Pagganda ho ng panahon, pupunta ho ako sa ano, sa anong lugar yon? Yan. Minalungaw. Ano nangyari? Nag-spark ang computer ni Rata. Di ko alam. Sobrang kalikutan. Nag-spark. What happened, Rata? Wala. Pero umusok, ha? Okay. Baka hindi tayo makapag-edit dyan. Yan. Ano ba gagawin ko? Ito na lang. I will tell something or some facts about your Kuya Power J. Okay? Number one facts or number one fact. Saan ako ipinanganak? Ako po ay ipinanganak sa bayan ng General Tinio, Nueva Ecija. Aral po ako sa General Tinio Central School ng elementary at nag-high school po ako sa General Tinio National High School. After ng graduation ko ng high school, lumuwas na kami ng San Juan City sa Manila. At doon na nagsimula ang buhay. Aral ako sa PMI, kumuha ako ng Associate in Marine Engineering. Sad to say, hindi ko natapos dahil, I don't know, iba ang aking takbuhin.
So, graduate ako ng Christian Education tsaka ng Bachelor of Theology. At nag-master ako sa Wesleyan University, Wesley, sa Kabanatuan City, yung aking mission. Ayan. Kailan ako ipinanganak? Naku po, matanda na ho ang inyong Kuya Power J. Ako po ay ipinanganak ng 7 ng buwan ng Hunyo, 19 Kopong Kopong. Ayan. Hindi ko alam kung 19 Kopong Kopong na yun. Sabi lang siya, mukha na daw akong 60 years old. What? Ang iba naman, sinasabing mukha daw akong 32 years old. What the fuck? Ang iba, mukha daw akong 25 years old. 50 no, years old. No, no, no. Okay? What else? Unang naging trabaho ko. Aba? Actually, I worked with the armed forces sa 5th Division Philippine Army, ano? 5th Infantry Division Philippine Army. I worked there for 10 years. Ayan. And yung Fort Bonifacio ang nagpaaral sa akin ang aking masteral sa Wesleyan or Wesley. But when I'm about to commission sana, nabago eh, nabago. Sana retired colonel na ako, diba? So, I worked as chaplain in military service, in military, in 5th Division. Abutan ko dyan si General Batenga, General Soriano, at si General Angelo Reyes, Angie Reyes. Abutan ko yan, nakalaro ko pa nga ng chess yan. Si Angie Reyes, at binigyan pa ako ng pera. Anyway, ano pa? Nag-work din ako. While, habang nag-aaral pala ako, nag-work ako as promodizer ng Virginia Foods. Yan, no? Kasing ating bayaw ay naging manager ng Virginia. So, nag-work ako as promodizer for, I think, few months. No? Ngayon, after ng aking masteral, I flew to Hong Kong. Ayan. Naging ang inyo pong kuya ay former Hong Kong, Macau, China, Singapore boy. I stayed in Hong Kong for almost 5 years, something like that. Ganun kahaba. What else? Ano pa daw? Ano pa daw? May trabaho sa sales yan. Nagkaroon ako ng direct selling company sa Quezon City. Isa sa naging trabaho ko noon yung nagbebenta ng vitamin Z ng DZRH. Dinala ko yun sa Iloilo, sa Capiz, Katiklan, sa Ibesarua City, even sa Bacolod City, sa Panay Island, ayan. Naging sales representative ako ng ano yung isang vitamin C na nasa Mercury drug na yun. Doon nagsimula yung aking career sa sales. Hanggang sa nung kumita ng konti, I was able to put up my own company. Ayan. Karoon ako ng sariling kumpanya sa Quezon City. Pero malikot eh. Masyadong malikot ang inyong kuya. So what ay... Isa pa ay nagtayo kami ng construction company. At yung huli ko ngang project, naging project contractor ako. Ang huling project ko ay sa Coastal Paranaque. Tabihon ng Okada. Tsaka Soleil. Gumagawa kami doon ng mga condominium. Actually, 7 years na yung contract. 7 years or 5 years contract. Pero nag-quit ako eh. Hindi ako tumagal kasi
medyo natalo ng konti sa construction. Doon sa Dagupan, meron kaming nagawa yung renovation ng building ng mag-asawang Don and Doña Chris and Amy Labo, na kaibigan ko yan. Tapos nagkaroon din ako ng opisina ng sarili sa Dagupan sapagkat yung buong second floor and third floor ng Printwise building nila Chris, nila Don Chris, ay pinagamit sa akin, kaibigan ko. So ano pa? Ngayon, ano ang aking ginagawa? Well, simply because of the pandemic, hindi ko alam kung hanggang kailan to. Nung nag-start ang pandemic, actually, noong before nag-start ang pandemic, from January to March, nasa Quezon City ako. Meron nga ako nilaran na sariling company. Pero nung nag-pandemic, nag-declare si Pangulong Duterte ng 1 month lang sana eh, from March 14, tama ba? March 14 to April. March 15 to April 14. Tapos hindi natin alam na kakalat pala yun. Umuwi na ako ng Nueva Ecija. So, nagkaroon ng pagkakataon na makatulong sa mga frontliners from San Jose City to Gapan City. Pero nag-focus ako, nung kalagitnaan ng pandemic, nag-focus ako sa Jaltino. Siguro nakita niyo naman yung ilang mga posts ko sa Facebook at saka dito sa aking channel. Nandun ho yun. Pamigay na kami ng mga gatas, ng relief. Of course, nagawa ko yun sa tulong din ng aking mga kaibigan sa ibang bansa. Nakalulungkot lang, sabi ko nga, pagka may likers, mayroong haters. Sapagkat mayroong naninira pa sa akin na hinihingan ko daw yung mga OFW. Diba? Anyway, hindi issue yun eh, no? Kasi we are not here to please men. Yung mga kaibigan kong OFW, inabong ko sila na tumulong. Pero nakita nyo naman kung saan dinala yan. Definitely, since ako'y nakaka-receive ng tulong at ako'y gumagawa ng trabaho, yung panggasolina, pangkain-kain, eh normal siguro na ma-share ako sa mga bagay na yun. Okay? What else? Ngayon po, ako ay bangus, Dagupan, bangus dealer. Yan. Sa isang araw, magpuputap na ako ng ihaw-ihaw ng bangus. Tsaka ng mga hito. By next year na, plano kong bumalik ng Manila para magtrabaho ulit. Kasi wala na akong ganang magtrabaho muna ngayon dahil nga sa ganitong sitwasyon. Yung mga bayarin natin, wait lang po kayo, makakapit. Mababayaran natin lahat yung mga obligasyon na yan. Hindi natin tatakbuhan yan. Okay? Ano pa? Every Sunday, I am leading fellowship sa aming bayan. Every Sunday. Meron ina-handle doon ang ilang mga kaibigan, mga kapatiran. Nag-fellowship kami every Sunday. Ayan. At ako po ang tagapagsalita. Every Sunday. Pero ako, meron na po ang isang naging kasama na magsasalita natin. Palitan kami. Hanggang sa dati na yung pagkakataon na kapag baka ako nabalik na ng Manila, siya na yung mag-handle ng fellowship. Okay? Ano pa? Dami, ano? Nagda-direct-direct selling pa rin ako kung meron ibenta. Wow! Isa pala sa aking source of income ngayon. Yung nasa transport business ako, napakasipag ko pong magbiyahe. Pag may nagpapahatid po sa akin sa Metro Manila, sa Pampanga, sa Batangas, yan, sa Kabanatuan, kung saan-saan, sinasakay ko po sila. Okay? And of course, ang isa sa pinagkakaabalahan ko ngayon na napakalupit na nagkaroon nga ako ng 112,000 subscribers. Paki-check nyo nga po at bangal-balabo lang yung mata ko. 112,000 subscribers. Vlogger. Ayan. YouTuber na ang inyong Kuya Power J. Ito yung ginagawa ko ngayon. And hopefully, kung kayo ay masisiyahan
sa aking mga pinaggagawa, sa aking mga post, sa aking mga videos, sa aking mga vlogs. Magsusubscribe kayo at isi-share po ninyo yung aking channel. Honestly, gusto kong makita lang ng mundo yung aking mga pinaggagawa. Yung last kong vlog ay yung pong biyahe ni Kuya sa isa sa mga tourist spot or tourist attraction ng Nueva Ecija, yung sa Tanawan. Sa isang araw, pag magandang panahon, magmiminalungaw ako. And after that, punta ako siguro ng Dingalan. Sabangan lang ninyo yung aking mga videos. So guys, napakadami ko na pong nasabi. Actually, may nag-text na sa akin. Kuya, nasa gate na po kami. Ayun. May nag-text na. At nasa gate na daw sila. Hindi ko alam. Ayan. Kanina pa yata nag-text. So guys, hanggang dito na lamang. Mag-iingat po kayo. Stay safe. At patuloy na lumayo sa mga hindi magagandang bagay-bagay. God bless you.